Ano nga ba ang crime of passion? Yan ang ating pag-uusapan ngayong araw dito lang sa RCJ4TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. This day we are talking about crime of passion. Ano nga ba ang ibig sabihin nito? Ayon sa definisyon nito, kapag ang isang krimen ng pagpatay mga kaibigan ay biglang nakomit ng dahil sa matinding emosyon, galit, or selos, lalo na sa mga sexual na koneksyon or relasyon ng mag-asawa, ito ay tinatawag na crime of passion. Ayon sa Revised Penal Code of the Philippines, hindi maituturing na isang aggravating circumstances ang crime of passion kung nagkaroon na ng tinatawag na sufficient provocation sa part ng offended party na naging dahilan para mabigla ito at makagawa ng isang krimen. So, ano pala ang crime of passion? Ang crime of passion ay pwedeng ituring na mitigating circumstances. Ito ay maaaring ma-consider na mitigating circumstances sa pamamagitan ng mga sumusunod. Una, kapag may parehong mali sa pagkilos na maaaring magresulta sa maling paghahatol or kaisipan. Pangalawa, kung ang mga pagkilos ay nagdulot ng tinatawag na obfuscation or kalituhan sa part ng akusado. Ang dalawang mitigating circumstances na ito ay makikita sa paragraph 4 and 6 ng Article 13 ng Revised Penal Code of the Philippines. Anyways, ano naman ang mangyayari sa tao na nakagawa ng krimen under passion or obfuscation? Ayon ulit sa Revised Penal Code of the Philippines, Article 247. Any legally married person who having surprised his spouse in the act of committing sexual intercourse with another person shall kill any of them or both of them in the act or immediately thereafter, or shall inflict upon them any serious physical injury, shall suffer the penalty of destiero. Meaning kapag ang isang legal na asawa ay nahuli sa akto ang kanyang partner na may ibang kinakasama at may ginagawa silang makamundo at kahalayan ng mga aktibidad na nagdulot sa legal na asawa ng biglang pagtaas ng emosyon at galit na naging dahilan kung bakit naging marahas at nagdulot ito ng pinsala or sabihin na nating napatay niya ang kanyang asawang legal at pati ang kalaguyo nito. Ang legal na asawang nakagawa ng krimen ay mapaparusahan lamang ng destiero or paglayo sa pamilya ng napinsalang partido. Pero, what if hindi nahuli sa akto ng pakikipagtalik ng kalaguyo ng asawa at naganap ang pagpaslang? Let's say sabihin natin na nahuli silang natutulog sa kwarto habang hubad at magkayakap. Ma-justify ba ang krimen kung papatayin ng legal na asawa ang kanyang partner at ang kalaguyo nito habang natutulog? Ang sagot is hindi. Dahil ayon ulit sa Article 247 of this code, dapat naganap ang krimen ng pamamaslang sa akto na nahuli ng legal na asawa ang kanyang partner na may katalik na iba. Kung mangyayaring hindi niya nasaksihan ang pagtatalik ng kanyang asawa at ang kalaguyo nito nang patayin niya ito pareho, hindi ito ma-justify ng nasabing article. At ang posibleng kaso ng pamamaslang ay maaaring mauwi sa parricide sa part na legal na asawa niya ang napaslang ng akusado at homicide para sa pagpaslang niya sa kalaguyo nito. E paano naman kung hindi legal na kasal at live-in partner lamang ang nagkaroon ng love triangle na humantong sa krimen ng pagpatay? Ang sagot is maaaring pumasok ito sa kaso ng homicide or murder, depende sa mga qualifying circumstances na present sa nagawang krimen. Anyways mga kaibigan, walang eksaktong salita na nakasulat tungkol sa crime of passion sa ating mga batas maliban sa Article 247 ng RPC. Dahil ang phrase na ito ay ginagamit lamang para ilarawan ang mga krimen na kadalasan nakokomit ng dahil sa matinding silakbo ng damdamin na madalas nagagawa ng isang individual nang hindi man lang pinag-iisipan. Sabi nga nila, when the emotions are high, the intelligence is low. Na nangangahulugan lamang na kapag masyado natin pinairal ang ating damdamin, ay humihina ang ating kakayahan na mag-isip para gumawa ng mga desisyon. At siguro mga kaibigan, ay dito na muna matatapos ang ating video at maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay maraming salamat sa iyo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like at share and subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. Hanggang dito na lang muna mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.